na! Matapos ang araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod. Nakikilala ang pinagmulan ng liwanag at ang mga bagay na nagbibigay init. Nauuri ang liwanag sa natural o tunay o artificial, di tunay. Nakikilala ang gamit ng liwanag. Sagutin ang mga sumusunod. Lagyan ng check kung ang mga larawan ay nagbibigay ng liwanag at X kung hindi. Tama ang iyong mga kasagutan. Naisip mo na ba kung ano ang itsura ng daigdig kapag madilim? May magagawa ba tayo kung madilim ang ating paligid? Paano kung walang liwanag? Magiging maayos ba ang ating paggawa? Pansinin ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang pinagmumulan ng liwanag sa mga larawan? Magaling! Tama ang iyong mga kasagutan. Ang araw ang pangunahing pinagmumulan ng liwanag. Ito rin ay nakakatulong upang lumago at mabuhay ang mga halaman at nagbibigay enerhiya sa solar power bilang pamalit sa kuryente. Bukod sa araw, ang bumbilya rin ay isa sa pinanggagalingan ng liwanag. Ito ay liwanag na gawa lamang ng tao dahil ito ay napoproseso upang magamit sa pang-araw-araw na gawain. Mapapansin ninyo na may dalawang uri ng liwanag. Ito ang natural na liwanag, halimbawa ay ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Ang pangalawa ay ang artipisyal na liwanag. Halimbawa nito ang mga sumusunod. Ang kandila, ang flashlight, at ang bumbilya na gawa ng mga tao. Pero ano nga ba ang gamit ng liwanag? Ito ay nakakatulong sa pang-araw-araw nating mga gawain at natutugunan ang ating pangangailangan. Halimbawa, ang mga halaman ay nakakagawa ng pagkain dahil sa liwanag na nanggagaling sa araw. Ngayong alam mo na ang pinagmumula ng liwanag at ang gamit nito, mahalagang sundin mo rin ang wastong paraan ng paggamit nito gaya ng pagsusuot ng salamin at paggamit ng payong upang maprotektahan ang iyong sarili at ang kalusugan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.